Another day, another tippy tips. Ito na naman po ako mag-share ng video para po sa mga mami na nagigipit at hirap mag-budget. Tara, samahan niyo ko. Una ko nga palang ginayak itong gulaman. Hinalo-halo ko lang siya. At nung natunaw na nga yung powder, saka ko siya sinalang sa apoy. Habang hinahantay ko nga na kumulo yung gulaman, binabalatan ko na tong saging na to. Natapos ko na nga balatan lahat ng saging, sakto naman na kumulo tong gulaman. Nilagay ko na nga siya sa container na paghuhulmahan niya. At hiniwa-hiwa ko na nga pala tong saging habang inaantay ko na tumigas yung gulaman. Medyo hindi nga pala maganda yung saging na nabili ko dito. May side part siya na matigas. At ayan nga, sinalang ko na siya para pakuluin. Habang nag-aantay naman ako na kumulo yung saging, binabalatan ko na rin tong kamote. Hindi ako pwede mag-aksaya ng oras katipits dahil meron din akong estudyante na inaasikaso. Kaya habang nagluluto ako, ginagaya ko na itong ibang sangkap. Hiniwa ko na nga pala tong mga kamote habang niluluto ko yung saging. At natapos ko na siya hiwa-hiwain lahat, huhugasan ko lang yan at isusunod ko na siyang isalang. Habang pinapakulahan ko ang atong kamote, hinihimay-himay ko na nga atong langka. Nag-caramelize na nga ako ng asukal na pula at ilulutuin ko na nga yung langka. Hinahantay ko lang na kumulo siya para talagang tunaw na tunaw yung asukal. Ayan, halo lang ako ng halo, halo-halo hanggang sa maluto. At yan, kumukulo na nga siya, lalagay ko na yung langka. Pakukuluin ko lang siya ng ilang minuto dahil madali lang naman maluto tong langka. At ayan na nga, okay na siya. Nag-caramelize nga ulit ako ng asukal. Hinantay ko lang ulit siya na kumulo. Pagkakulo, sinalang ko na nga tong beans. Luto na pala tong beans na to nung nabili ko sa palengke. Baka nagtataka po kayo kung bakit konti lang yun ay luluto ko. Yes po, kasi hindi naman po ganun kadami yung tao dito sa lugar namin. Nag-caramelize nga pala ako ulit ng asukal dahil susunod ko na nga tong saging. Every summer talaga, nagtitinda ako ng halo-halo. Na-stop lang ako nung nagkaroon ng pandemic kasi alam nyo na, bawal. Bukod nga pala sa mga halo-halo, naglalako nga rin pala ako ng mga merienda katulad ng mga ginataang bilo-bilo, ginataang mais, ginataang munggo. Habang naglalako nga pala ako ng mga merienda sa bayan, iniiwan ko tong mga halo-halo ko sa kaibigan ko. Sayang lang, kahit gustuhin ko ulit umikot-ikot, hindi ko na pwede gawin ngayon dahil nadagdagan na nga ang mga anak ko at magdadagdagan na naman ulit ngayon. At ayan na nga, natapos ko na silang imatamis, hihiwa-hiwain ko naman itong gulaman. Bago nga pala ako naglabas ng paninda, naligo nga muna ako at nagluto ng kanin, pati ng ulam, dahil dadating na yung mga estudyante ko niyan. At ayan nga, ready na sila in tinda. Salamat sa panonood!